Hello po, ako ulit si Sir Manny. So, itong video to, walang kinalaman po sa refrigeration. Wala. Iba po ito. Tungkol po ito sa paggawa po ng badge na binibigay reward sa mga online examination ng mga preschool o ng mga basta't mga sa elementary na nag-online. Pagka nag-exam po sila examination, tapos yung teacher nagbibigay ng mga rewards na yung mga badges na rewards 100%, 3 star, 1 star, 2 star, o 90% na meron nakalagay na banner, meron pong congratulations, you finished the exam, you are passed, mga ganun, or good job. So meron lang nag-request na kung paano raw gawin daw yung ganun na, na nagagawa ka ng personal badge mo na pwede mong ibigay dun sa estudyante na nag-exam. O yung tipong hindi na sila pumipili para sa mga pictures na galing dun sa sa mga Google picture na pwede nilang ibigay. So, umpisahan po natin. Punta po tayo sa Google Chrome. So, yan po ang Google Chrome. Sana kung ito ba yung Google Chrome o ano, correct nyo na lang ako. Tao lang din. So, pupunta ko tayo dun sa sinasabi ko, yun sa site niya. Yung pwede tayong gumawa ng badge. So, punta lang po tayo dun sa www.openbadge. So, wala pa. badge.me/design. /designer.html. So ayan. So ito po. Ayan. So ano niyo naman 'yan, ayan. Enter tayo. So, yan na. So, mabagal lang po ang ating connection. So, maghihintay lang po tayo ng konti. So, ito po yung mga, yan, my badge, my knowledge map. Classic badge design, designer. So, yan po. openbadge.me/designer.html. So, pwede nyo siyang i-load sa HTML kung kayo ay gumagamit po ng ng Moodle o ng Google Classroom. Nilo-load din po yan doon. So, ito po yung mga pwede natin pagpilian. Core text, badge text, banner, icon, inner shape, saka shape. So, yung core text, ito po yung laman. Yan. Meron po tayo itong color of pangulay para dun sa mga letra. Kasi ang letra po nito automatic magiging black. So, pipili lang kayo ng mga letters, ng mga kulay dyan, mga color. So, ito po yung degree. Ito po yung sa letters. Mamimili kayo anong gusto nyong letters na design. So, ito naman po yun. Tungkol po dun sa text niya. Texting. Ito naman po yung laki. O yung lapad dito. So, banner text. Badge text pala. Banner text. Badge text. So, meron tayong badge text. Banner text line 1 saka line 2. May color ano rin siya. May pangkulay din siya. Kung anong kulay gusto ninyo. Meron din adjustment. Up and down. Saka left and right. Para dito. Sa work area na to. Up and down. Left and right. Dito po yun. Banner. Yan, mamimili po kayo ng banner dyan kung anong gusto ninyo. Yan, iba-iba po yan. So, ito, click natin isa. 3D. So, medyo matagal lang to. Kasi 3D yan eh. So, doon na tayo sa isa. So, balik tayo rito sa banner. Yan. Yan, iba naman to. Ibang design naman yan. Wala siyang parang ribbon. So, ito naman yung isa. Na para siyang may araw papasok. Yun ibang design.
So, marami yan na pwedeng pagpilian. Okay? Marami po yan. So, balik tayo rito. Yan, ito yung medyo 3D ang tema. Icon. Ito po yung icon na sinabi ko kanina. Pwede ka magbigay ng 100, 50, o question mark kung hindi niya nagawa yung task. May star. May apat na star na puti. May 3 star na puti. Isang black. So, alam na ng mga teacher yan kung ano ibig sabihin yan. Kasi meron star. May 1 star. Kasi meron din up and down, left and right para dito. Color of star. Kung anong gusto nyong kulay dyan, syempre ang star na ikita natin sa task. Puti, dilaw, ganun ba. Inner shape. So, ayan, mga shape na iba't iba ang klaseng hugis. May star, may oval, may octagon. Yan. So, may shield. May shield din na mga shield. So, iba-iba. So, ito yung pwedeng pagpilian kung anong gusto ninyo. Pwede rin naman din star. Gusto nyo yan. Pwede rin naman bilog. Pwede rin naman na yan. So, kaya ito. Kaya ito. So, ito ang umpisa. Pag gumawa kayo, huwag kayo mag-uumpisa muna sa taas. Kung gusto niyo meron design, kung gusto niyo meron shield, o iba-ibang design na gusto niyo, pwede rin naman kayo pumunta rito sa icon kung gusto niyo piliin ito. So, gagawin lang natin, medyo konting formal. So, pipili tayo rito. So, tayo rito. Ayun, lumabas na kagad doon, no? Sa work area, ayan ang shield. So, kaya ako sinabi na mag-umpisa kayo rito sa pinakababa. Kasi pag nag-umpisa kayo rito sa taas, yung ginawa nyo rito, matatakpan lang nito. Kung sino yung unang mong ginawa, yun yung tinatakpan. Kasi yung karamihan dito, puro text na yan eh. So, dapat yung text nandun sa ibabaw. Eh, pwede ko rin i-demo rin yun. Pwede kong i-demo yun. Para makita nyo lang din yung pagkakaiba. Okay. So, balik tayo rito. So, meron tayong shield. Meron tayo niyan. So, pwede tayong gumawa ng badge text. Yan. So, hindi kasi bagay kasi ang curve kung makikita ninyo. So, papakita ko lang sa inyo kung paano yung curve. Kung anong curve yung nangyayari. Ayun, no? So, yan. So, kung gagalawin ko to ng arrow, hindi siya gumagalaw. Pero kung gagalawin ko siya rito, yan, tumataas siya. So, nakita niyo yan. So, pwede rin naman na hindi ko na, ano yun yun, basta itong arrow, i-click nyo lang ito rito. Tapos yan, yung keyboard niyo, yung up and down na arrow, yung left and right, i-ano nyo lang siya. Yan. So, sumusunod siya. So, kung mapapansin din ninyo, kung ibahin natin yung degree niya, pwede natin gawin siyang 40, ayun. Nagkahiwalay-hiwalay na. So, balik lang natin sa 10 degree. So, impact, pwede natin siyang gawin na Ariel. Black. O, yun, naging Ariel. O kaya sa regular, alisin natin siya sa regular, gawin natin bold. Ayun, bago. O kaya italic, nagbago. So, irregular na lang natin. So, ito naman itong 24px, ito yung laki. So, yun, oh, kumakapal. Kumakapal siya. So, balik na lang natin sa 24. So, ayan. So, dahil ang black siya, so, pwede natin siyang gawin, ito, punta tayo sa kulay. Pwede natin siyang gawin puti. Gusto nyo? O kaya, pwede natin siyang gawin na medyo may pagkakonting dilaw. Dilaw na pagka-orange. So, pwede rin yan. Medyo, ano na. So, kasi ititerno lang natin ng konti. So, pwede naman siyang puti. So, sa bad text, ito na yon bad text natin. Ito na yung bad text. So, may nagawa na tayo rito. So, pwede naman natin siyang, ano, babalik tayo rin sa curve pala. Sa curve. So, sa curve, curve lang talaga siya. Wala siyang curve na pabaliktad. Talagang pa-curve lang talaga siya. Yan lang talaga yung pwede natin ni ano gawin. So, yan, yung left and right niya, oh, may maano lang siya.
Pwede natin siyang pa... Yan. I-ano lang natin siya. Center. So, wala siyang ano, curve lang talaga siya. Parang yung curve na nakikita natin sa mga barangay. Mga ganon. So, balik tayo rito sa badge text. So, banner. Wala tayong banner na gagamitin kasi meron ng shield. Pwede tayong gumamit ng banner. Alisin natin yung shield. So, yun. So, sa bad text, lagyan lang natin ng, halimbawa, oops, iba yun, nakalagay. So, palitan natin to kasi naka-empty po, picture font, yung font talaga niya. So, gawin natin Arial. So, yun, laki oh, diba? So, dahil malaki yan, malaki yung letra, kung ninyong nakikita, dito sa bandang kanan, 120px. Laki, di ba? So, gawin natin siyang 24 lang. O, yun. So, yan ano eh. Yan. So, palitan natin ng good job. Tapos yan, dahil lang itim siya, gawin natin siyang punta tayo rin sa kulay. Ito, sa color. So, 00 yung color. So, gawin natin siyang puti din. Kung yun ang gusto. So, wala. Ayaw. Diba? So, ayaw. So, pipindutin lang natin tong up and down. Yan, pwedeng dun sa keyboard. Ikuman na lang natin. Pababa. So, dahil lang puti siya, hindi natin siya makita. So, hindi natin siya makita. Nabuo. So, palitan natin siya ng kulay. Medyo nalalapit lang ng konti sa kanya. Medyo nalalapit lang. Oops, medyo nalayo na. Hindi ganun kaano. So, pwede natin siyang gawing sabihin natin padilaw. Oops, hindi rin kita. So, maghahanap lang kayo na tugma dyan kasi yung pinaka-background niya, ito, acetate siya. So, gawin na lang natin siyang ano. Basta't yung kulay na madali siyang makita at yung color of combination na pwede natin gawin. Yan. So, yan. So, combine na siya. So, yan. Ano ang susunod? So, susunod dyan, hanap tayo ng icon. So, hanap tayo ng icon. So, pwede natin ilagay ang icon na 100. Tapos yung palitan natin ng kulay. Puti. Para kita. O kaya, pwede rin naman na alisin natin yung si 100. Palitan natin ng star. O. So, kasi ito, ano din kasi siya? So, kung inyo nakikita, yun o, yung congrats natakpan na siya. So, bigyan natin siya ng kulay. Kung ano ang mapapansin po ninyo. Bigyan natin siya ng kulay. So, yun o. Di ba? So, shield tapos may star, medyo awkward. Medyo hindi na maganda. Di ba? Hindi na maganda. So, pwede rin natin pang yan, no? Yan. So, i-blurred lang natin ng konti para makita si congrats. Yan. Depende yan kung gusto nyo laruin. Balik tayo rin kay... Oh, balik tayo dito. So, meron pa doon. Pwede rin natin lagi ng 100. So, nawala, di ba? Hindi pa pwede, di ba? So, hindi pa pwede. So, si 100 na lang. Ano lang natin yan. Kita lang natin ng konti. Tapos yan eh. Ibabaan natin ng konti. Center lang natin. Tapos, i-left right lang natin.
Yan. Left, right. Up, down. Left, right. Up, down. Up, down. Up, right. So, yan. So, dilaw. Dahil ng background mo, black. Pwede mo rin naman din itong baguhin kung sakaling meron naman talaga siyang color o kulay. Pwede mo rin siyang ibahin. So, hindi lang tayo pipix din sa mga kulay ng background o ng shield. Pwede mo siyang gawin blue. Masasayo yan. Pero dahil sample lang naman ito, tutorial. So, yan. So, balik lang tayo dun sa icon. So, si icon yung 100%, gawin na natin siyang yan. Diba? So, yan po. So, ayan. So, meron ka na. Ngayon, ang gagawin mo naman ngayon, isi-save mo ngayon siya sa, i-download mo na siya dun sa batch. Download na. Kung kontento ka na, yan ha. So, i-download mo siya. Kung kontento ka, yan, i-download mo, di ba? Download. Yan na-download. Ayun. Ayun, na-download na ron. Ayun. So, ayun. Buds.png. So, ayan yun. So, ayan. So, kung bubuksan natin yan, show all. Ito natin. So, nandun na yan sa may download. So, ito. So, ayan siya. Budgets.peg. Ayan. Tapos yan. Show in folder. Para makita natin kung asan. So, ayun, no? So, yun po. Patas natin tingnan doon. So, punta tayo rito sa picture. So, ayan na po. Ito na po yung buds na ginawa natin. Sa, dun sa, ano, sa buds. Na, ano, kanina. So, ito na. So, ano lang yun. Copy-paste lang. Ang ginawa natin doon para pumunta sa picture. Depende kung saan natin ito pwedeng ilagay. Pwede natin ilagay sa video, music, o kaya sa document. So, yun po. So, balik po tayo doon sa, ano, sa ginagawa po natin. Pause nga pala. Ito, pwede nyo na itong i-download automatic. Yung sa mga gusto nyong bigyan ng sa gusto ninyong bigyan ng ano, ng badge. So, yan po. So, pwede nyo na yan ipamigay ang inyong personal na badge na inyong sariling gawa. Ha? Ayan na siya. So, pagka magbubukas kayo ng ano, gusto nyo ilagay sa inyong kung ano yung ginagamit man ninyo. Kung model ang ginagamit ninyo o Google Classroom. Yung sa mga Google Classroom, mga ganun, kung yun ang ginagamit ninyo. So, pwede nyo ito doon ilagay. O kaya habang nag-exam, kasi nagturo kayo ng mga grading, pwede nyo i-copy-paste lang naman ito. Copy-paste lang ito. Kung ano yung hinihingi. Kung ano yung hinihingi. Kayo nakakaalam niya kung paano siya kukunin. Kayo nakakaalam. Kasi, sa akin, alam ko paano ilagay, pero hindi ko mapaliwanag pa paano. Hindi naman kasi akong master sa ganyan. So, yan na. So, nasa picture na siya. Yan na po. Yan na. So, balik tayo rin sa ano. Balik ulit tayo rin sa ginagawa natin. So, balik po tayo rin sa ginagawa natin. Ano po? So, paano naman kung magkamali ka? Okay lang, kahit magkamali ka. Pwede mo naman ulitin yan eh. Pwede mo ulitin yan. Pindutin nyo lang ito. Itong bilog na to na parang traffic sign. So, tanggalin nyo lang yan. Tapos yan, balik ka ron uli. Tanggalin nyo lang yan. Hanapin nyo lang kung saan yung ginawa yan. And ito eh, ano lang naman yan eh. Ayun, nawala na siya. Tapos yan, support. Palis mo lang yan. Okay. So, tulad ng sabi ko, yung pangako ko kanina. Paano kung nauna yung text? Sabi natin ganito, balik natin siya sa itim. Nauna yung text. Nag-text ka. Nauna siya, di ba?
nauna. Tapos niyan eh, naglagay ka ng, yun ulit. Udyap. Naglagay ka ulit niyan. Tapos niyan eh, naglagay ka ng, tulad nun isa, yung shield. Ilagay mo to. Natakpan na yun isa. So, kahit na paputiin natin siya, natakpan eh. So, yun yung pumuputi. Ayun. So, ang pumuputi pala si Good Job. So, balik tayo doon. So, punta tayo sa core. So, itim. Tingnan natin kung ano mayayari. Ayun! Pwede naman pala. Hindi. So, kanina yon. Kasi yung ano, yung kanina, yun pa rin. So, yun po. So, yun lang po. So, ayan po yung mababahagi ko. Hindi po siya konektado sa refrigeration, pero yung ginawa ko eh, parang konektado na rin sa refrigeration dahil may mga refrigeration student din po ako at mga kasamahan na technician na sigurado, pagka napanood nyo to eh, medyo mapapangiti ko yun ng konti na, uy, si sir, iba yung tinuro yata ngayon, hindi yung refrigeration. So, ito po eh, tulong ko na rin sa ibang trainer o teacher na gusto magbigay ng kasayahan dun sa nakakaharap nilang mga estudyante. So, well, sa susunod po ulit, gagawin ko ulit na mga video o vlog, eh, abang-abang lang po. So, pwede naman po kayo mag-comment po yung sa baba, sa video ng ito. Wag lang po negative. Pwede naman negative. Basta't yung negative, eh, yung ikakatulong ba ng iba? Di ba? So, yun po yung hinihingi ko lang po. Pwede nyong pulaan yung video to, okay lang, wala akong problema ko doon. Stress na nga ho kayo, stress pa yung mukhang to, mas lalo pa kayo may stress pagka naglagay ho kayo ng negative. So dapat yung medyo mga masasaya lang ang ilagay ho natin para kung may mga magbabasa, yung meron ho silang kapupulutan na aral. Hindi ho yung maglalagay ho kayo ng hindi ho maganda. Kaya nga ho ang social media, wag ho natin gamitin na ikakasira ng isip ng ibang tao o yung ikakasira ng buhay ng ibang tao. So, sa akin, okay lang kung gusto nyo akong sirain, wala akong pakialam mo sa inyo. Hindi ko kayo kilala, hindi nyo rin ako kilala. So, yun sa akin lang ginawa ko, eh, tulong ko lang ho sa iba. Kung gusto nyo makatulong, mag-comment na lang ho kayo rin sa baba para ho matuto rin ho yung iba. Di ba? Mas maganda ho yung ganun. So, thumbs up lang ho tayo, ha? Wala akong gulo, wala akong away, hindi ako nakikipag-away. So, sabi nga ng Panginoon Diyos, mahalin mo ang sarili mo para mahalin ka rin. Di ba? So, hanggang sa muli. God bless po sa inyo lahat. Kita-kita tayo ulit.